read from Joel 3:2. I, the God of the Bible, will gather all the nations and enter judgment with them on behalf of my people and my heritage Israel, because they have scattered them among the nations and divided up my land. Ladies and gentlemen, we will have a very brief presentation of Arise Philippines. Adama, he's a doctor of PhD. He
is also the author of the Republic Act number 8371 of 1997, which states the special domain, the special rights of the Mindanao people, indigenous people of Mindanao. And we also have our special guest from the United Nations representative. His name is Sir James Stucky. Humanitarian aid representative in the Philippines. And we have also a very special guest from Mindanao. She's a princess, and her name is Princess Marichi Tabo-Tabo of Mindanao, the Lumbasog Kingdom of the Philippines. Start with the introduction of the tribal talks on Mindanao with Bishop, our special guest, also Bishop Tony. Arrive at your place. So, natuwa naman ako, mga kapatid.
So ngayon ito na nagsimula na time off ngayon na tinatawag natin ngayong tribal focus Mindanao. Kasi nagkaroon ako ng hangarin. Kasi ngunong time na to, kasi wala naman akong interest sa tribo. Wala akong interest sa tribo. Wala akong alam sa tribo. Hindi rin ako tribo. So, ang Diyos may pamamaraan. May lingwahe yung mga pastor na ibabago ko tayo. Baka hindi nyo magustuhan. Very religious sounding man. So mga kapatid, niyakap naman ako ng pastor. Sabi niya na ako kung nalala, tamakap ko sa iyo. At sino, magiging masaya na wala akong interes, wala akong alam, hindi ako tribo. Pinamitan ako ng tribong damit. Pinanduhan ako ng ulo sa ulo ko ng camp ng tribo. Nindalokay nila ang lace. Nanong pa ako ng mga kapatid na nakatakot. Kaya, pwede na lang ako makapagin damit. Tawa. So, mahabang pinto ito mga kapatid. 10 months lang ako dito. I'm only 10 months old. Pero nakikita ko na ang kamay ng Diyos na doon. Kasi yung mga kinakausap ko ay meron din pagmamahal. Sabi ko ngayon, papunta ko rito, sabi ko, ang Lord matalino. Walang hindi pinapansin na tribo, Pastor Juan. Pero ngayon, dahil sa Bangsamoro basic law, sigurado lahat ng pastor, lahat ng politika, lahat ng tao, magkakaroon ng interest sa indigenous people. Palakpakan natin ang mga sino may gusto nito, walang may gusto. So siguro, pinabayaan ng pinahitulog ng Lord pagkaroon ng ganito problema para magbigyan natin ang panisin. Hindi natin makatulog. So kung magsisigaw kung sasalitan, oras na para sa mga ating mga katutubo, nabigyan sila ng panisin. Sabi natin, Pastor Nicolas, sa natin, may problema tayo sa katutubo. Pumunta ako ng Palawan, umakyat ng bundok, ayaw magsinelas. Ayaw magdamit. Wala tayong magawa sa katutubo eh. So naisip ko, ayaw magsapatos, ayaw magsinelas, ayaw magdamit. Praise the Lord! Nakita ko na praise the Lord ako. Eh katutubo natin yan. Wala tayong magagawa. Damot, ayaw nila magdamot, ayaw magpuntan. Wala! Kasi marami silang damot, yung nagamot nila. Sabi ko, maganda yan, ang daming turistang darating sa Pilipinas. Tama. Tama? Okay na mo, tama. Ang daming turistang darating. Bakit? Dadahin natin sa kabundukan. O kaya, nagdahanin naman natin. Lagyan natin ng sanctuary ang kagubatan na malaman, madama ng mga ibon na sila, may lugar sila sa Pilipinas. Mga kapatid, napakaganda. At challenge ako, mga kapatid, na siguro maganda na ito. Sinimula ko matuporo. At marami namang sumisigo sa akin, sama ko dyan na. Ilan na po yan? Dose-dose na na, sama ko dyan na. Naniniwala ako na kayo na mabuhay dyan, kahit wala kayong interest, kahit na kayo ay pure.